Once again, welcome to our channel, Familia Encarnado. So this morning, I will be making a chili paste and iba-vlog ko kung paano ko siya gawin. And para din alam nyo kung hindi nyo alam kung paano gumawa ng mga ganito, at least ma-inform ko kayo, right? So see you and papakita ko sa inyo paano gumawa ng chili paste. So sa paggawa ng chili paste, hindi naman complicated yung mga ingredients niya. So ito lang, garlic, and ito, gumbay, at saka, saan ba yung sili? Ayun, ito, sili, no? Or chili. Alright, so yan lang. Tapos meron lang tayong i-add na mga condiments para mas lalong sumarap siya. And gagamitan din natin siya ng mixer para ma-mix yung mga ingredients niya at saka hindi tayo mahirapan mag-tik-tik or mag-slice nito. So sa pagtitimpla ng chili paste, it's up to you kung gaano karaming bumbay yung gamitin mo o yung garlic na gagamitin mo at saka yung chili. So it's up to you, magdidepende din kung sa anong paraan mo siya gagamitin. But for us, gagamitin kasi namin siya sa siomai, no? Meron kasi kaming binili sa siomai nung nag-market kami. So ayun, and we will cook as many as we can this morning. And ikaw, no, it's up to you kung gaano karami, gaano kaanghang yung gusto mo. So kung gaano kasarap, na masasarapan ka talaga dun sa lasa, no. And for me, no, for us, we like it na mas maraming chili. So most probably baka ubusin ko lahat ng chili na nandito para makagawa tayo. All right. So stay tuned. So ayan guys, simulan na natin maghiwa ng mga spices. Alright. Ayan, natapos na din yung pag-slice natin ito. And yung next step is isi-shake na natin siya using this one. This one. Alright, so isi-shake natin. So para hindi na tayo mag-dik-dik. Alright. Ayan, so lagay natin lahat. Okay. So be careful lang. Yung sa garlic pala, suggestion ko, pag mga ganito, yung mga malalaking pieces, yung magandang tanggalan nyo ng balat kasi mas madali siya. So sa akin kasi, medyo natagalan ako doon sa mga maliliit. Of course, kasi maliliit siya. Tapos medyo malaki yung kamay natin. So, mahirapan tayong mag-open. Okay? So, yun yung suggestion ko. Pero pag comfortable ka naman, ayan. But hey, if you have any suggestions kung paano mag tanggal ng balat ng garlic, you can also comment down below para magawa natin. Yung alam ko kasi is ganito eh. So, hindi naman talaga kasi ako yung araw-araw nagluluto. So, pag trip lang. So, ngayon, ito lang muna. Yan, so medyo marami pala siya.
So, simulan na natin yung shake. Ayan, pinong-pino na. Salutuin na natin. Let's go! Alright guys, salutuin na natin siya. So, ito yun. Ganito karami yung na-shake natin. Ayan, so kadami. Lalagay na natin yung kalan mamaya. And lulutuin natin siya. Alright? Ayan, so painitin muna natin yung lutuan. A few moments later. So pag once mainit na yung kalan, lagyan na natin ng oil. Tamang quantity lang ng oil. Ayan, so antayan nating mag-boil. Ibigyan natin ng konti. So, antayan lang natin na uminit na talaga yung oil. Yan, sa soap na hindi pa siya ganun kainit. So, antayan natin na mag-init siya. And then, lalagay na natin to pag medyo mainit na talaga. Yan, lalagay na natin siya. So, yung ingredients na kailangan lang natin is, yan, magic syrup. And sugar. So, ipapakita ko sa inyo mamaya. No? Makikita nyo mamaya kung paano ko siya imimix. So, gaano karami yung ilalagay ko. So, i-itemize ko lang kung magkano yung mga nagastos ko lahat doon. Kanina, bumili ako ng 6 na onions. That's 5 pesos each. So, 5 times 6, that's 30 pesos. And bumili ako ng, dito sa tindahan lang sa amin, chili worth 20 pesos. So, that's 50 pesos all in all. And yung hindi ko lang binili doon is yung garlic and siguro kung binili ko yung garlic, I have used like 5 garlics on this cooking. So I think nasa mga 30 pesos din or 35, mga ganun. So all in all, siguro nagastos ko is nasa mga 80 pesos. Alright, so 80 pesos yung lahat ng nagastos ko dun. And ano din yun, sari-sari store prices yun. So, kung gusto mo makamura talaga, pwede kang bumili doon sa market, no? Kasi mas mura doon eh. Per kilo yung bintahan doon. So, titikman natin ang ating niluto. Alright. So, ayan. Natapos na rin yung garlic and chili paste. Ayan.
So, tikman natin guys, no? So, I'm sure maanghang talaga to. Okay. Tikman natin. Yan, tikman natin siya. Grabe ang pango. Yeah. Ayan, sarap. So, ayan, no? Yun yung tutorial ko kung paano magluto ng chili paste. So, masarap siya. And sabi nila, good for the heart kasi yun nga, onions at saka chili and garlic yung gamit natin. And low carb din siya, no? So, meron lang akong inad na maliit na sugar, konting sugar. Para for the taste and para matikman mo rin hindi lang puro anghang but as well as tamis, no? Para manamis-namis anghang siya. So ayun, and I hope that mayroon kayong natutunang bago ngayon sa ginagawa natin, and please do subscribe to our channel Pamilya Encarnado, as well as I am also a realtor, and I have my YouTube channels on my realty as well, the Unboxing Real Estate PH and the Asset Trans PH, no? So I'm a father, a realtor, and a family man, no? Yun yung mga sinasabi ko doon. And I hope that you will like this video if you have learned something new today, and please click the bell icon so that you will be notified on our next. All right, so paalam pansamantala. Thank you so much for watching. See you on our next vlog. Bye-bye and God bless us all.